Pag-uusapan natin ngayon, guys, ang trade under Republic Act 8353 na ating revised penal code. So, siguro naman hindi na bago sa inyo ang rape, ang salitang rape, no? Pero, ano nga ba itong mga circumstances? So, sa revised penal code po, ay mayroon sinasabi ang rape. Mayroong instances na dalawang instances para makumit. Two modes, o kaya, ang nakasulat dito formally, two modes of committing rape. Alam nyo ba na kahit lalaki ay pwede rin mag-file ng rape? Or, in short, kahit lalaki ay pwedeng maghahasa din. Lupit naman nun. Lalaki gahasain. So, eto na natin dito. Intindihin natin maigi itong definition ng rape, no? Dito kasi yan papasok sa pangalawang mood na tawag na persons against another person. So, doon papasok yung rape ng lalaki. Pag babae kasi, dito yan sa number one. Man against woman. Yun ang common, di ba? Lalaki laban sa babae. Pero pag persons kasi, so ibig sabihin tao to. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. So, another person. So, tao laban sa ibang tao. Another person. Dito yan sa pangalawang scenario. So, ngayon, isa-isahin natin, guys, ang elements ng crime na rape, no? So, sana pakinggan nyo maigi ito at maintindihan nyo. Papaliwanag natin ito sa salitang kanto. Kasi alam nyo, mahirap talagang intindihin yung batas. Mahirap talaga. Kahit ako, nung nag-aarap pa ako nito, kumukunot talagang aking forehead. Nalala ko, nakatayo ako ng 6 hours during classes. Para lang mamemorize itong, or kaya maintindihan itong batas na to. So ngayon, guys, sige, isa-isahin natin yung circumstances or elements ng rape. So, then dito, babasahin ko na lang muna kasi mahirap i-memorize, no? Pero naiintindihan naman natin to. So, ito na. Man against woman. Ito, may scenario. So, ilang ang scenario ito? 1, 2, 3, 4, 4 na scenario ito or circumstances para masabing rape ang nangyari. Let's go proceed. By man who shall have carnal knowledge of a woman under any of circumstances. So, meron tayong apat na circumstances. So, number one, na letter A is through force, threat, or intimidation. So, matik, pagpuwersahan, tinakot, or threats made, or tinakot, ay papasok sa rape. Letter B is when the offended party is deprived of reason or unconscious. So, rape yung pag unconscious. Letter C is by means of fraudulent machination or grave authority. Rape yun yun, pag abuse of authority. So, ang example dito, yung mga taong may posisyon na nagkaroon ng carnal knowledge kanilang mas lower sa kanilang rango or position. So, maaari magkaroon yun ng rape. Letter D is when the offended party is under 12 years old age. So, matik pala yung pag 12 years old below, matik yun, rape. Or demanded even the two none of the circumstances mentioned be present is statutory rape. Ayan. So, yun ang apat na yun. Any of circumstances. Hindi apat ka. Alin man sa apat na yun na nabanggit ko ay maaaring or pasok sa rape ang yun. O, ano ba yun? Intimidation, threat, force, unconscious, abuse of authority below 12 years old. So, yun ang rape. Tandaan nyo lang yun. Unconscious, intimidation, threat or force, abuse of authority. Susunod natin dito, how to gather evidence sa kasong rape. Masusunod natin video. So, number two is persons against another person. Oh, by the way, guys, so,
give me a like kung first time ka pala, no? Ako nga pala si Pulis ako, hindi ba mapapakilala sa iyo? Maka first time ito sa akin channel. Welcome na welcome ka dito. So dito tayo sa persons to another person. Moods number two. By any person who under any of circumstances mentioned above shall commit an act or sexual assault by letter A is inserting his penis into another person, mouth or anal orifice. Letter B, inserting any instrument or object into a genital or anal part of another person. So, dito sa number letter B, dito papasok yung na kahit yung lalaki ay pwedeng mag-file ng rape. Diba? So, ulitin natin, inserting any instrument or object into the genital or anal orifice of another person. So, ito yun. So, ngayon, maiintindihan nyo na kahit lalaki pala ay pwedeng mag-file ng rape. Intindihin natin na object or instrument, inserting any instrument or object into genital or anal orifice to another person. Example nito, kapag yung lalaki pwersahan or unconscious, kasama niya babae or mga babae, pinagtripan niya yung lalaki unconscious, pinasukan niya ng bagay-bagay na matigas sa kanyang puwet or mouth. Sinakalagay dito, inserting any instrument, object into the genital or anal orifice or other person. Anal. In-insert na sa puwet niya. Baba, yung nag-inuman sila, tapos napagtripan yung lalaki ng mga babae. So, diba nalasing yun? Unconscious kung tawagin. Tapos, mayroong boteng alak, sabihin na natin yung isang litrong red horse na bote, yung bote ha, sinaksak ngayon sa puwet ng bakla o kaya ng lalaki. So, pag nagreklamo yun, ignota, pag nagreklamo yun, rape yun. Ngayon, pag hindi nagreklamo, nasarapan yun. Diba? Ganun lang yun. Naalala nyo yung pelikula, sige, siguraduhin mo lang. Kapag hindi yan, demand ka sa akin rape. May pelikula niyan, di ba? O, di ba? Pag ganun lang naman yon. Kapag nag-insert ka ng anumang bagay sa puwet ng lalaki or ng babae, kapag nagreklamo, pag hindi nagreklamo, okay yon. Pag nagreklamo, nako, hindi yun sarapan. Anyway, so let's go proceed to wording. O carnal knowledge. Ano ba ang carnal knowledge? Oh, ito yung carnal knowledge para sa kaalaman nating lahat. The act of man having sexual bodily connection with a woman. Kayo na lang mag-itindi. Bodily connection with a woman. Having sexual bodily. Even the slightest penetration in a sexual organ of the female by the sexual organ of the male. That's guys, the carnal knowledge. So marami pa tayo ah. Marami pa tayo yung pag-uusapan regarding dito sa rape. How to gather evidence sa kasong rape. Isusunod natin yan. Hindi natin yan bibitinin. Gagawin natin agad-agad yan. So ito ang importante kasi alam naman natin yung rape. So hindi natin alam kung paano natin sisipatin or titingnan kung rape ba talaga yan o hindi. Yun yung susunod natin. So, by the way, my name is Pulisya Ko. Kung first time ka sa aking channel, like, share, subscribe.
Kung ayaw mo mag-subscribe, ay di huwag. Pa, paala ka. Ikaw ang mawawalan, hindi ako. Dito, technical information ang sinishare natin. Hindi naman sa pagyayabang. Yun lang naman talaga totoo. Technical information na kapag nangyari sa iyo, baka hindi ka makatulog. Or kaya, hindi mo alam yung gagawin mo. Gagastos ka ng malaki. At kapag alam mo yung gagawin mo, less expenses, mahimbing ang tulog mo kasi you know what to do. Lalong-lalo na kapag wala ka naman pambayad sa abogado. Napakamahal ang abogado ngayon, mga katol. Alam nyo ba? Ang pipitsuging abogado, inquiry pa lang, maaaring singilin ka na. Lalo na pagdating sa court appearance, 5,000 yun. Naglalagatak na hindi supposed to be, hindi mo naman pala kailangan magbayad kasi nanunood ka kay pulisya ko. So, tama na kayo, drama. So, muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you my next week.